kayo'y nanonood kay ang SJ. Alamat tayo ulit. Ayusin lang natin ang camera. Ang cellphone. Pero syempre, Happy New Year. At ano, medyo malungkot ang ano, New Year eh. Kasi January 1, meron nangyaring lindol sa Japan. Yun lang. Sana maging okay na. At sa mga OFWs dyan sa Japan, ingat kayo dyan. Pray lagi. Magpipray lagi. Siyempre, shoutout sa lahat. Sa lahat ng mga viewers, subscribers, sharers, at siyempre, sa ano, sa mga OFW, sa buong mundo. Yun. Siyempre, sa bansang Japan, alam ko, eh, makakabangon kayo kasi matino ang gobyerno sa Japan eh. Mahirap na lang magsalita dito. Yun. So, yun. So, dumako na tayo sa ating segment na RSJ's RSJ's, ano, alamat. Alamat ni RSJ pala. Excuse me. Ang ating alamat ngayon ay alamat ng Instagram. So, saan ba nagmula ang alamat ng Instagram? Noong unang panahon, mayroon dalawang bata eh. Umiyak yung dalawang bata eh. Ang pangalan ng dalawang bata ay Kane and ano, Undertaker. Umiyak sila eh. Tapos, nagpunta sila sa ano eh. Doon sa kanilang mga bahay. Si Kane nagpunta sa, syempre sa bahay nila, sa nanay niya. Sabi ni Kane, "Mami, mami, yung cactus nagsasalita." Sumiyak siya, no. Tapos sabi nung nanay niya, ni Kane, meron bang ganon? Cactus umiiyak? O pumaniwala po kayo, please, yan. Tapos si Undertaker naman, no. Pag-uwi niya, naabutan niya yung tatay niya, no? Sinubog niya yung ano, nagsumbong siya. Tatay, yung ano, yung cactus nagsasalita, yun. Tapos na, pinalo siya, no? Pinalo siya, eh. Yung ano lang, mahina lang. Para kang baliwa, meron bang cactus nagsasalita? Tapos yun na nga. Hanggang sa ano, nagpunta na sila sa ano, sa barangay. Ayun. Pinabladder nila eh. Yung cactus na nagsasalita daw. So, yun. Ang ginawa ng barangay Tano, tsaka ng ano, captain, pinuntaan nila yung cactus na nagsasalita daw. Nagsasalita di umano. At yun, napuntaan na kanila. Tapos sabi ni Kane at ni Undertaker yung bata na nagsumbong na yung cactus ay nagsasalita. Ayun po yung cactus na nagsasalita. Yun po, yun yung cactus na nagsasalita. Tapos, ayun nga, nilapitan na nga nung kapitan, tsaka nung mga tanong. Tapos, abot mo nga yung mic dito, sa cactus na to, kung totoo nagsasalita nga ito. Yun, pagkatapat ng mic, nagsalita yung cactus. Tapos, ang sabi ng cactus, Instagram, Instagram, at simula no, nagkaroon na ng alamat ng Instagram. So, ano ang moral lesson sa kwento ng alamat ng Instagram? Ang moral lesson ay, huwag maniniwala sa hearsay.